Dear Kuya E, itago niyo po ako sa pangalang Igop. Isa po akong bisexual, Kuya E, at isa na rin po sa mga nangangarap na makatagpo ng tunay na magmamahal. Pero parang ang mga ganong storya, Kuya E, bihira na lang o hanggang sa mga serya na lamang na kinahihiligan ko ngayon. Pero dahil sa wala nga po kong love story na makulay, madrama o puno ng kiligan, ibabahagi ko na lang sa inyo ang aking kwento tungkol sa dalawang lalaki, Kuya E, na nakilala ko sa bahagi ng Mountain Province. Nangyari po ang kwentong ito, Kuya E, taong 2016. At hindi naman po bakasyon ang pakay ko nang pumunta ako sa Bontoc Mountain Province, Kuya E, kundi trabaho. Isa po ako, Kuya E, sa mga naging advance party ng isang important meeting na hindi ko na po i-discuss dahil sa confidentiality. Anyways, Kuya E, sabihin na nga natin na ako ang nag-coordinate ng mga kakailanganin sa meeting at may taong naka-assign sa akin doon para samahan ako. Hindi ko na rin po, Kuya E, babanggitin ang opisina or what. Itago nga pala natin siya sa pangalang Ido. Nang malaman ko, Kuya E, at ma-meet ko siya. Sa totoo lang, na-starstruck ako sa kanya. Native siya ng Bontoc, Kuya E, pero siya na yata ang pinakagwapo doon na nakilala ko. Moreno siya at tikas niya. Aaminin ko, Kuya E, na talagang lumaglag lahat sa akin. At dahil nga sa Bontoc ang kanilang native language at hindi sanay sa Tagalog si Ido, magaling naman siyang mag-English, which is common sa mga napupuntahan ko. Usually magagaling talaga mag-English ang mga lokal. Literal na makatigil mundo ang paghawak ko sa kamay niya sa pag-shake hands. At no wonder, Kuya E, si Ido pala ay isang igorot na nasali na rin sa mga pageants. Kaya naman, nang malaman ko yon, lalo nga ako nagkaroon ng iba pang pantasya sa kanya. And yes, Kuya E, na-stalk ko siya at nakita ang mga sexy outfits niya. Hindi ko lubos maisip, Kuya E, na siya ang makakasama ko sa mga susunod na 7 araw. By the way, sa isang bahay pala ako na-assign, Kuya E, na maganda naman. Sobrang sarap kasi ng ambience. Nung first day ko, sinamahan ako ni Ido sa pag-iikot gamit ang motor niya hanggang sa makatapos kami sa mga gawain. Inihatid niya ako, Kuya E, sa tutuluyan ko at sinabing babalikan na lang niya ako. Mamaya dala ang pagkain ko sa dinner. Sinabi ko kay Ido na sabayan na rin niya ako, na okay naman sa kanya. Hanggang dumating ang gabi, Kuya E, matapos ang dinner namin, malungkot dahil sa nagpaalam na uuwi na si Ido. Pero sinabi niya na maaga naman niya akong susunduin para sa mga kailangan naming asikasuhin. By that time ay naroon na rin ang may-ari ng tinutuluyan ko. Pasensya na, Kuya E, hindi ko na ikwento ang ilang detalye sa lugar, sa tao na mga nakasama ko. And fast forward, Kuya E, aaminin ko nung gabing yon ay naisip ko yung itsura ni Ido. Yung amoy niya na hindi niya alam kung nung nakasakay ako sa likuran niya ay pilit kong dinadama at inaamoy. Yes, sa pamamagitan noon ay nakaraos ako, Kuya E, at dahil sa pagod na rin ay nakatulog. At dahil na rin siguro sa sobrang pagnanasa ko kay Ido, pati sa panaginip, Kuya E, may naganap. Nagising akong may namamasa. Sabi ko, grabe naman, pati sa panaginip ba naman, Kuya E, nadala ko si Ido. Nang bumaba ako, nakahanda na ang almusal ng pamilyang tinuluyan ko. Doon ko sila nakilala, Kuya E, dahil nung gabing dumating ako doon ay tulog na pala ang dalawang anak ni Aling Sonia at ang kanyang asawa. Apat sila doon, Kuya E, ang nanay, tatay,
isang 2-year-old na bata at ang binatang anak ng may-ari ng bahay na itago natin sa pangalang Upi. Sabi ko sa sarili ko, bakit ganon? Parang puro pagsubok sa akin. Naguluhan ako ng slight. Si Upi ba o si Ido? Well, malalaman nyo yan, Kuya E. Sinabi sa akin ni nanay na itago natin sa pangalang Sonia na maaga raw dumating si Ido para dalhan ako ng breakfast. Pero sinabi na rin daw niya na sa susunod ay okay lang na hindi dalhan dahil lagi naman siyang may inihahanda. Wow, ang sweet naman ni Ido, sabi ko sa sarili ko. Pero, well, syempre, alam ko naman na pinaasikaso lang ako ng mabuti sa kanya kaya wag na akong masyadong feeling. Anyways, Kuya E, syempre, bago ko lang na-meet ang buong pamilya. Maraming mga question and answer pero si Upi ay napapansin ko na tahimik lang. Yung mata ni Upi ang hindi ko makakalimutan. Moreno siya na pagkaganda-ganda ng mata. Sabi nga, mata pa lang, nangaakit na. Nang umiti si Upi, gusto kong himatayin Kuya E. Shit, guwapo pala niya sobra, sabi ko sa sarili ko. At matapos kaming kumain ay naghahanda na rin ako pero naunang maligo si Upi, Kuya E. Pagkatagal-tagal maligo ng bata na nasa 4th year college na pala that time. Iisa lang ang banyo at shower room kaya need ko pang hintayin matapos na. Sinigawan pa siya ng nanay niya dahil maliligo na raw ako. Sinabi ko naman na okay lang, hindi naman po ako nagmamadali pero tila ba nagmadali na rin si Upi. Nagmamadali itong lumabas Kuya E at napatingin ako sa bahagi ng tiyan na batang bata pa ay may nagmumura ng abs. Pero mas may nakatawag ng pansin ko, yung nasa loob ng towel. Boy bakat si Upi Kuya E. Kaya kahit katatapos ko lang kagabi, kasama ko na siya sa pantasya noong naligo ako. Hanggang sa makatapos akong maligo at magbihis, tinawag na ako ni Nanay Sonia at naroon na raw sa labas si Ido. Paglabas ko ay may naghihintay nga na Ido na nakangiti sa akin. Parang teleserye no pero tulad ng mga sublime moments, natalisod ako Kuya E. Napatakbo si Ido pero hindi naman ako natumba ng tuluyan. Yes, sinalo ako ni Ido Kuya E. Pero syempre, walang kami kaya hindi naman tumigil ang mundo at hindi naman kami nagkatinginan o nagkalapit man lang ang mukha. Simpleng pagtayo lang sa akin at natanong kung okay lang ba ako. Hindi ko lang masabi na ikaw kasi, hindi ko tuloy napansin na may kahoy na nakaharang doon sa dadaanan ko. So fast forward Kuya E, naging productive naman ang araw kasama ang aking crush na si Ido. Pero si Ido, kapag free time ay may kausap na girlfriend pala niya. Pati wallpaper ng phone, yung girlfriend niya. Loyal yarn. Pero siguro ganun talaga. Sino ba naman ako, Kuya E? Char. Nang hapon na yun, Kuya E, nang humapon na ay hinatid na ako ni Ido muli sa bahay. Walang pag-asa kay Ido kaya baka dito kay Upi ay meron. Magandang hapon ang bati sa akin ni Nanay Sonia. Umuwi na po ba si Upi? Uwi ka ako. Ay, bakit may kailangan ka ba sa kanya? Nagulat din ako Kuya E, bakit naitanong ko yun kay Nanay Sonia? Halata yun? Ay, wala naman po, natanong ko lang naman kasi kagabi di po ba nang dumating ako. Wala siya dito tapos nagulat ako na may anak na pala kayong binata. Ah, mamaya ay nandito na rin yun. Mabait naman yung anak ko na yun. Pagkatapos sa eskwela, diretso na yun sa bahay. Uwi ka ni Nanay Sonia. Pumanhik muna ako sa taas Kuya E at nagpahinga. And dahil sa lamig at pagod na rin siguro, nakatulog na ako. Hanggang sa isang katok sa pintuan ang gumising sa akin. Bukas yan, sabi ko. Si Upi Kuya E. Nakapadyama ito pero medyo fitted kaya doon ako napatutok sa kanyang harapan. Kuya, kakain na po. Pupungas-pungas pa ako at sinabi ko, salamat Upi, sige, bababa na ako.
Nakakahiya dahil natagalan ako Kuya E sa taas at pagbaba ko sa kusina ay nakahanda na ang lahat pero hindi pa sila gumagalaw. Yes po, hinintay nila ako Kuya E na makababa. Sabi ko, pasensya na po, nakatulog kasi ako. Sabi naman ni Nanay Sonia, okay lang dahil kakababa lang naman ng kanyang mister at anak. Ang nakakatuwa sa pamilya nila, hindi pala sila kumakain ng hindi sabay-sabay. Masarap na sabaw ang inihanda sa akin. Pinikpikang manok, Kuya E. Napakasarap nun. Pero kahit nasarapan ako sa pagkain ay tila mas may sasarap pa doon sa aking harapan. Char. Si Upe na ngingiti-ngiti. Nakakainis dahil sa tila ba tinayuan ako sa bata. Bata man si Upe pero yung height naman niya ay super, nasa 6 plat yata siya Kuya E. Kaya I wonder anong nasa loob nung pajama. Parang may kahoy eh. Lalo kong nasight nung tumayo siya at kumuha ng tubig sabay upo. Napalunok ako doon. Hanggang sa matapos kaming kumain Kuya E, naghugas ng plato si Nanay Sonia habang ang tatay naman ni Upe ay nanood ng balita. Ang batang kapatid niya ay naglalaro doon sa sala. Si Upe naman ay nakaupo doon sa sahig. Nakabukaka. Siyempre, doon ako pumesto kung saan ko siya matatanaw, Kuya E. Pero minsan, nahuhuli ako ni Upe na tumitingin sa kanya. Pero oks lang naman at napapangiti pa siya. Sabi ko mukhang wala talaga ako mapaglilibangan dahil sa hindi man lang makakonek ang phone ko sa data ng internet ko. Mahina ang signal. Nasa mataas na lugar man kami pero wala talagang masagap na internet signal. Nag-check na lang ako ng mga messages Kuya E. At nakita ko na may text doon si Ido. Nagtatanong kung okay lang ba ako. Sabi ko ay okay lang naman. Nakatulog ako paghatid mo sa akin at katatapos lang din namin kumain. Sabi ko kay Ido, ganito pa talaga dito? Walang signal, hindi ako makapagbukas ng email. Sinabi sa akin ni Ido na dun daw sa kanila ay may signal naman, kaya kung gusto ko, doon na lang ako magbukas. Naisip ko sa bagal ng signal ay baliwala rin ang pagdala ko ng aking laptop. Anyways, matapos manood ng balita ni tatay, umakyat na ito at nagpaalam na matutulog. So ganun, yun lang. Maaga pala silang natutulog kaya good luck sa akin na nakatulog pa ng hapon. Umakyat na rin si Upe sa taas at ipinagbilin sa akin ni Nanay Sonia na pakipatay na lang daw ang TV kapag papanhik na ako sa taas at kailangan pa niyang patulogin ang bata. Sabi ko sa sarili ko, sandaling araw na lang naman, isang linggo lang tong boredom kaya ko to. Nang gabing yun Kuya E, nakausap ko pa ang isang bay na nagpaparamdam sa akin. Hindi ko siya masyadong ini-entertain pero dahil siguro sa boredom ay napatulan kong kausapin. Tumagal din ang usapan namin hanggang sa nagpaalam na siya dahil may gagawin pa raw siya. Pero hindi pa rin ako tinamaan ng antok. Pero naalala ko na pumanhik na sa taas Kuya E at baka doon ay may signal. Hanggang umakyat nga ako at naglakad papunta sa kwarto ko. Nang makita ko na may bahagyan nakabukas na pinto, kwarto pala ni Upe. Aktong nagbabasa ito ng libro pero naisip ko, bakit nakabukas ang pinto? Kaya napatigil ako. Napalingon naman si Upe at napangiti Kuya E. What is the meaning of this? Sabi ko sa sarili ko. Pero sa gabal dahil lumabas si Nanay Sonia sa kwarto, kaya napadiretso ako sa kwarto ko. Nahiga ako Kuya E at nag-check muli ng message hanggang sa maisipan kong silipin muli si Upe pero nakasara na ang pinto nito. Science, sabi ko sa sarili ko. So after paikot-ikot sa kama, text, tawag, sa wakas ay dinalaw na rin ako ng antok. Pero alas dos na yon Kuya E. Hanggang sa mag-umaga, isa na namang araw ng trabaho. Marami akong kailangang ayusin doon at syempre, kasama si Ido. Hindi ko naabutan si Upe nang umalis ako sa bahay dahil
maaga raw umalis, sabi ni Nanay Sonia. At nung tanghalian, doon ako dinala ni Ido sa kanila. Pinaghanda rin ako ng kanyang pamilya. And yes, sa wakas, nakapagbukas na ako ng social media accounts at nakasagot sa mga email. Sabi ko kay Ido, buti pa dito may internet signal. At gumagana din itong wifi stick ko. Hanggang sa nag-offer si Ido na kung gusto ko raw, kung may gagawin akong mahalaga ay doon muna ako, sa kanila matulog. Uy, pabor, sabi ko sa sarili ko. Kaya naman pumunta muna kami ng hapon kina Nanay Sonia at nagpaalam kumpaalam na kumuha lang ako ng damit. Pero naroon pa rin ang mga gamit ko. At yes, yun nga, hindi ko inaasahan na sa kwarto pala ako ni Ido matutulog. Sabi niya ay kung okay lang daw ba na doon ako matulog kasi wala naman silang iba pang kwarto para sa akin pero maluwag naman doon. Pero syempre, nagbisibisihan pa ako muna Kuya E sa laptop nung gabing yun. Hanggang sa matapos ako, tinanong ako ni Ido kung gusto ko raw mag-inom. Kaso ang available lang na alak ay yung Bugnay wine na parang local version ng red wine. Oh well, sabi ko okay lang naman kung ano ba yung available. So nung una akala ko ay wala naman yung tapang pero sabi ko kay Ido bakit nahihilo ako. Natawa lang siya, siguro daw ay hindi ako sanay habang siya naman ay mukhang okay lang. Hanggang sa mahiga na nga kami Kuya E, patay ang ilaw. Pero alam ko, gising pa noon si Ido. Pero dahil sa init na taglay, naging malikot ang kamay ko, Kuya E. Pero nagtataka ako na walang reaksyon si Ido. Para bang ginugusto yung ginagawa ko. And yes, nahawakan ko yung trophy ni Ido at panalo nga yun. Pang-champion, Kuya E. Hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa, Kuya E, na gawin na nga ang gusto ko. Oo Kuya E, nakahiga lang siya at doon nga naganap ang pagtikim ng kakaibang krema. Hindi ko inakala Kuya E na mangyayari yon. Pero yun nga, sa tingin ko gusto lang niya na nakahiga siya. Kaya okay lang siya sa akin. Okay lang sa akin. Hanggang sa matapos ay nagpaalam na siyang matutulog. Parang wala nangyari ah, sabi ko sa sarili ko. Hanggang sa kinaumagahan, magaling tong si Ido, parang normal lang nga sa kanya lahat talaga. Balik ulit sa trabaho, syempre. Hanggang noon nakasakay kami sa motor, biglang nagsalita si Ido, Kuya E. Sir, salamat pala kagabi. Ang galing niyo pala. Sabi ko, loko. Akala ko nga hindi mo nagustuhan. Sobrang sarap nga po. Sabi ni Ido, pero pasensya na po kasi hindi ko kayang gawin sa inyo yun. Sabi ko, okay lang yun. Wala sa akin yun. Hanggang sa sumunod na tanong ni Ido kung doon din daw ba ako, doon ulit ba ako matutulog sa kanila. Sabi ko naman ay nakakahiya kasi kina Nanay Sonia pero pwede ka namang matulog doon kung gusto mo lang. Sige po sir, sabi ni Ido. Sabi ko huwag mo na akong tawagin sir, parang antanda ko naman. Yes Kuya E, that night doon nga natin natulog si Ido at yun nga ganun ulit. Nakahiga lang siya and all, ako lang ang gumagawa. Ilang gabi rin siyang natulog doon, Kuya E. Hanggang sa ika-anim na araw, Kuya E, after ng event, kung saan kasama ko na rin ang mga boss ko ay nagpaalam si Ido kasi daw nagpapahatid ang girlfriend niya na medyo malayo kaya hindi siya makakatulog doon. Okay lang, sabi ko. Tinanong ako ng boss ko kung okay, kung gusto ko na raw ba na sumabay sa kanila pa uwi. Pero sinabi ko na okay lang naman ako na hanggang bukas na. Sabi ko sa sarili ko, zero ako sa huling gabi ko doon pero hindi pala, Kuya E. Muli, sumubok ako kay Upi na nooy nakabukas na naman ang pinto. Pumasok ako at nakipagkwentuhan. Sabi ko, busy ka ba? Sabi naman niya, nahihiyang sumagot na hindi naman. Nakatutok lang sa libro si Upe, Kuya E, while ako naman ay tanong lang ng tanong, sumasagot naman siya. Hanggang sa napahawak na ako sa kanyang binti. Parang alam na ni Upe, Kuya E, kung saan darating ang pagkakataong yun. Kaya nagsalita siya na, Sir, ilako po muna ang pinto. At kung gaano katamad si Ido, Kuya E,
iba naman itong si Upe dahil sa biglang paghalik niya sa akin. Parang sanay na sanay si Upe sa ganon. At nung gabing yun, Kuya E, sa huling gabi ko doon, doon ko napatunayan na mas champion si Upe. Mas lamang siya kay Ido na may ipagmamalaki rin naman. Kakaibang bata si Upe, Kuya E, dahil sa magaling din siya sa kainan. And lahat ng hindi ko na-experience kay Ido, pina-experience sa akin ni Upe, Kuya E. At ilang rounds, nakatulog kaming dalawa. Nagising ako ng madaling araw at bumangon, pero si Upe humirit pa ng isa. Hanggang sa tinilong niya ako kailan daw ba ako babalik. Sabi ko ay hindi ko sure, pero siguradong sigurado na babalikan ko siya. Sinundo ako ni Ido, Kuya E, ng tanghali para ihatid sa sakayan, pero dumaan muna kami sa bahay nila. Kala ko naman na may kukunin, pero muli pinaluhod ako ni Ido. Sulit na sulit, Kuya E, ang landi. Este, trabaho ko noon. Hanggang makabalik ako sa Manila, Kuya E, message na message sa akin si Upe habang si Ido naman ay nangungumusta lang. Pero dumating kasi yung time na hindi ko na makontak si Upe, and I wonder kung nagpalit pa siya ng number or what. Hindi ko naman po maipatanong kay Ido dahil sa baka kung ano pa ang isipin niya. Pero ang karanasang yun, hindi ko talaga makakalimutan sa tanang buhay ko. And sana kung dumating ang time na makabalik ako doon, ay may ganun uling maganap. Kahit na may asawa na si Ido na iniimbitahan pa ako last year, pero hindi naman kaya ng oras ko. Hanggang dito na lang, Kuya E. Nagmamahal, Igop. Muli po ay maraming salamat sa lahat po na nakikinig dito po sa ating programa.